Mas Panginto that bilang Ama. We know when we believe that that you, O God, through your Holy Spirit, will do something great in our lives. Lord, mamumusap ka sa amin, Panginoon, specifically, individually, and you will reveal yourself unto us, Lord, and you will reveal, Lord, your specific calling, your specific will sa bawat isa sa amin dahil ng Ama. Hindi po masasayang ang aming pagpunta rito, ang aming sacrifice sa pagdalo, sa pakikinig at panunood. Lord, all these things, Father God, will not be put in vain. Father God, we will be rewarded. Higit pa ho sa aming mga inaasahan, higit pa ho sa aming mga pinapanalangin. Tunay nga po, Ama, dakilang bagay ang gagawin niyo po sa amin. Kaya po muli, bibigyan niyo po kaming katanggap-tanggap, Lord, sa mga biyayang ibibigay niyo po sa amin. Kasama na rin ang mga pinapag-pray namin at ang mga taong nasa puso namin, lalo na ang aming mga mahal sa buhay. At iniimbitahan namin ang malayang gumalaw ang banal na Espiritu sa aming lahat. Father God, this is your service. This is your ministry. This is your church. This is your conference. Lord, we are your created being. Kami po, Panginoon, ang inyong mga nilikha na para lamang sa inyong karangalan. Kaya po, mga ngayon pa lamang, Father, we bring back to you all the glory. In Jesus' name, Amen. Sige po, kahit lahat ay mahahaw po sa banal na presensya ng Panginoon at ang mensahe ng Diyos ay pinamagatang, I was made to praise you. Pakisabi natin, I was made to praise you. Sino yung yun na iyon? Walang iba kundi si Lord. Nagdagang kaya natin, I was made to praise you, Lord. At dinikha ako para maging karangalan mo o maging kaluguran mo o maging kasiyahan mo. Sabi ganoon sa aklat ng Matthew chapter 5 verse 14 and verse 16 ang liwanag ng sinabi sa aklat ng Matthew chapter 5 verse 14 hanggang 16. Anong sabi ganon? You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Kayo ang ilaw ng sangkatauhan. Pakisabi, ilaw ng sangkatauhan. Yan. Ilaw ng sangkatauhan. Pag sinabi mong sangkatauhan o sangdaigdigan sa nilibutan, no? Mundo, gaano kalaki yun? Gaano kalaki? Malaki, no? Sa palagay mo, para mailawan ng buong mundo, anong kinakailangan? Saan ka pwedeng maituring? Saan ka pwedeng mailing tulad? Sa araw, tama? Tama ba ako? Yan. Itong mga lamp natin yan, ano ba tawag yan? Sa bulb natin na yan, pwede bang makapagpailaw yan sa buong mundo? Hindi, no? It takes a sun or a moon, no? Para mailawan ang buong mundo. At ang sabi ganun, you are the light of the world. Ilaw ka ng sangkatauhan. Kayo ay ilaw ng sangkatauhan. A city on a hill cannot be hidden. Isang syudad sa ibabaw ng burol na hindi naitatago. Ituloy natin ang pagbasa. Neither do people put or light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. Tuloy natin ang pagbasa. In the same way, let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Ang sabi nga sa verse 15, kapag nagsindi ka ng ilaw, hindi mo ito ilalagay sa ilalim ng bowl. Bagkus ito ilalagay mo sa patungan upang sa ganoon ay pailawan ang lahat. At ang sabing ganoon sa verse 16 nga, no, kung magkagayon, magliwanag ka sa mga tao upang sa ganoon maipakita mo sa kanila ang iyong mabubuting gawa at purihin nila ang Amang sumasalangit. Maligan natin yung ating pamagat. Ano yung ating pamagat? I was made to praise you, Lord. I was made to praise you, Lord. Ako'y nilikha para ikaw ay purihin
Panginoon. Dapat nating maunawaan yan, bakit tayo nilikha ng Diyos. Naunawaan po ba natin? So, ang conference na ito ay para maunawaan natin bakit tayo nilikha ng Diyos. At nilikha tayo ng Diyos, ang sabing ganoon, basahin natin yung next verse, anong sabing ganoon, in the book of Revelation chapter 4 verse 7, the first living creature was like a lion, the second was like an axe, the third had a face like a man, the fourth was like a flying eagle. Ito po yung sa langit. Verse 8, each of the four, apat na living creatures had six wings and was covered with eyes all around, even under his wings. Day and night, they never stopped saying, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Bakit tatlong holy? Bakit hindi isang holy? Bakit hindi dalawang holy? Bakit hindi apat na holy? Bakit laging tatlong holy? Mula Old Testament, no, you will notice, simula sa Old Testament hanggang sa New Testament, laging tatlong holy ang binabanggit. It is fixed, no? Yan ay namumusap at pumapatungkol sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. The three, the one God in three divine persons. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Tuloy natin ang pagbasa. Whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to Him who sits on the throne and who lives forever and ever, tuloy natin. The 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say, you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. Ano pong ibig sabihin niya? Tayo ay nilikha ng Diyos. Sino ang lumikha sa atin? Sino rito yung galing sa unggoy, taas ang kamay? Ang tanongin mo nga kung galing siya kay sa unggoy. So, hindi, no? Lalo hindi rin siya galing sa pusa. Hindi rin siya lalong galing sa daga. No, tayo ay nilikha ng Diyos. No, merong kwento patungkol kay Malakas at kay Maganda na nanggaling sa kawayan, hindi totoo yun. Katang-isip lang yun. So tayong lahat ay galing sa Diyos, nilikha ng Diyos para sa Kanyang kalooban, para sa Kanyang gusto at para sa Kanyang karangalan. Basahin natin yung Genesis 1:26-27 muna. Basahin natin. Then God said, sino ang nagsabi? God. Ilan yung God? Isa. Pero ang sabi ni God, let us make man. Oh, take note. Sabi ni God, let us make man. Bakit us ang ginamit? Bakit us? Take note ha. Kasi yung word na God dyan is in a plural form. No? Is in a plural form. Sinalin sa English in a singular form, but in an original translation, original language, which is Hebrew, ang ginamit, ang tamang gamit dyan ay Elohim. Pakisabi Elohim. E-L-O-H-I-M. Elohim. Na ang ibig sabihin, Diyos na binubuo ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Kaya pansinin ninyo, let us make man in our image. No, luwalhat. O, gawin natin ang tao ayon sa ating wangis, no? Nilikha tayo ng Diyos, no? Ayon sa Kanyang wangis. Sino rito yung nagmula sa kabayo, taas ng kamay? Sino mo ang kabayo rito? No. No. Pag ikaw ay mula sa kabayo, pangit ka, 'di ba? Kaya hindi ka pais ganda, pais pangit ka. Sinasabi mong galing ka sa kabayo. 'Di ba? So, ang sabi ng ganoon, let us make man in our image and in our likeness. So, ibig sabihin, tayo ay kawangis ng Diyos. Tayo ay kamukha ng Diyos. Kung paano ang Diyos ay Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, tayo rin ay
Trinity. Nakakita na pa kayo ng soft drink sa bote? Nakakita na kayo ng soft drink sa bote? Iniinom mo ba yung bote? Hindi. Pagbukas mo ng tansan, pag inalis mo yung tansan, ano yung sumisingaw? Di ba may gumaganon? Kunyari, bote ng Coke o ng Pepsi or Pop or Sarsi, binuksan mong ganon, di ba may sisingaw? Tama? Anong tawag mo ron? Anong tawag mo ron? Oh, yun na nga. Yung iba ang tawag doon, yun yung espiritu ng soft drinks, di ba? Ngayon, pag lumabas yun, ano ang iniinom mo? Yung bote o yung at saka yung singaw ba? Iniinom mo yun? Hindi. Ano ang iniinom mo? Yung laman. Laman yung iniinom mo. Tama? So, ganun din ang tao. Tingin ka sa akin. Itong katawan ito, no? Di ba ganyan? Yan. Pag nakaganyan na ako, di ba? Tuwid na. Pikit ko yung mata ko. Pag namatay ako, ganyan na ayos ko. Sampalin mo ako, kurutin mo ako, hindi ko na mararamdaman pa. Kasi katawan na lang yun. No? Wala na yung espiritu ko at saka luluwa, umalis na siya. Ganun yun. So ngayon, para maunawaan natin, in the book of 1 Thessalonians 5:23, ang tao ay Trinity. Kung paano ng Diyos ay Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, ang tao ay Trinity rin. Tayo ay merong katawan. Sino rito yung may isip? Taas ang kamay. Yung ating isip, yung ating mga emosyon, yung ating mga damdamin, that is our soul, that is our soulless life. Yan yung ating kaluluwa. Pakisabi kaluluwa. Kaluluwa. Ang halaman ba may buhay? Opo. Ang aso, ang mga hayop may buhay. Ano ang pagkakaiba ng halaman sa hayop? Ang halaman, walang damdamin. Walang emosyon niya. Pero ang mga hayop may damdamin. Meron niyang soulless life. No? Ang pagkakaiba lang ng kanilang soulless life, ang pagkakaiba lang ng kanilang damdamin, yung kanilang emosyon, ay walang espiritu. Ang tao ay merong katawan, merong kaluluwa, at merong espiritu. Naunawaan natin. So, yan ang pagkakalikha sa atin ng Diyos. Huwag kayong maniniwala na ang tao ay binubuo lang ng katawan lamang. Mali yun. Pag sinabi ang tao ay binubuo ng katawan at kaluluwa lamang, mali din yun. Pero diba bang itype yung 1 Thessalonians 5:23? Makakaya natin itype. So, ang tao ay binubuo ng kaluluwa, katawan at espiritu. Naunawaan po natin. Sino nakakaunawa sa akin? Taas nga po ang kamay. Yan. Ulitin ko ulit ha. Ito yung soft drinks. Yung bote, hindi mo iniinom. Pag binuksan mo yung tansan, may lalabas. Psh! May sisingaw. Yung singaw na yun ay tinatawag na espiritu. At yung singaw, hindi mo iniinom. Yung bote, hindi mo iniinom. Ang iniinom mo yung laman. Ganyan ang tao. May bote, may katawan, merong laman. Ito yung kaluluwa at yung espiritong sumingaw, yun ang espiritu. So, ang halaman ay may buhay but walang emotion, walang solid life. Ang hayop ay may katawan, may solid life, may emotion, pero walang espiritu. Pero ang tao ay makikita natin may God Himself, the God of Peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, pakisabi spirit, spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Spirit, soul, and body. Ilan ang tao? Isa. Pero ang tao ay binubuo ng tatlong sangkap. Amen? Katawan, kaluluwa, at espiritu. Itlog. Isang itlog. Pero ano ang sangkap ng itlog? Balat, tama? Yung hard cover shell? And pangalawa, yung puti, di ba? Pangatlo, yung egg. Yung. Ilan ang itlog? Isa. Pero may egg yung, may balat, at may puti, tama? Sino ang hindi pa nakakita ng itlog? Sino yung sa school laging itlog? Sa yung itlog, puti na balat, tapos sa loob, tanggalin mo yung balat, hindi mo kinakain yun, yung puti, kinakain niya, tapos yung dilaw, no? So, ilagay yun ang itlog? Isa lang.
Ang tanong ko sa inyo, yung balat at saka yung puti, magkaparehas ba yun? Hindi. Yung dilaw at saka balat, magkaparehas ba yun? Hindi. Yung dilaw at saka yung puti, magkaparehas pa? Hindi. Pero ang tawag sa kanila, itlog. Ganun ang tao ay isang tao, pero binubuo ng katawan, kaluluwa at espiritu. Ganun din ang Diyos. Ang Diyos ay isa lang siya, pero binubuo siya ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Maliwanag po ba? So ang Diyos ay isang Diyos na binubuo ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Okay? So ituloy natin ang pagbasa sa Genesis 1:26 and 27. Anong sabi ganun? Then God said, no? Walang kausap pa ng Diyos ang angel? Hindi. Hindi niya kausap ang angel. Hindi kamukha ng Diyos ang angel. Inuulit ko ha? Okay. Ito, para maunawaan natin, ang Diyos nasa langit, bumaba ng lupa, kumuha ng putik. No? Pagkuha niya ng putik, inanyuan niyang tao. Tapos inihinga niya ang kanyang espiritu. Kaya ang tao ay naging buhay. Naunawaan natin? Okay. Saan tayo nagmula? Sa alamo. Eh, saan nagmula ang angel? Ang angel, walang pinagmulan. Bagkus sinabi lang ng Lord, magkaroon ng angel. That's it. Naunawaan ninyo ako? Yeah. Magkaroon ng dinosaur, sabi lang ng Diyos. Magkaroon ng sun, moon, and stars. Mula sa bibig ng Diyos, sinabi niya magkaroon. Pero iba ang tao. Ang tao ay mula sa alabo, inihinga ng Diyos ang kanyang espiritu sa alabo. Naunawaan natin. Yeah. Tayo ay nagmula sa alabo. Kaya merong kanta, nagmula sa lupa, babalik sa lupa. No? Sa lupa nagmula, babalik tayo sa lupa. Kaya pag tayo namatay, kahit gano'n tayo kaganda, kahit gano'n tayo kagwapo, makalipas ang ilang buwan, lalo na mga taon na, puntahan mo yung maganda, puntahan mo yung gwapo, hindi mo na makikita kasi agnas na siya, balik na siya sa lupa. Naunawaan natin. Yan. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish and the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth and over all the creatures that move along the ground. Verse 27, so God created man in his own image. No? Pag sinabi mong man, no, pumapatungkol din yan sa babae. Tama? Hello? Bagamat yung man talaga ay panglalaki, pero sa pangkalahatang gamit ng salitang man ay ginagamit din para sa babae. Tama po ba? Okay. Ngayon, so God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Pag sinabi mong man, pwedeng pang babae yan, pangkalahatan. Tama. Pag sinabi mong male, ito ba ay pwede rin pang babae? Tumulong. Yung female, pwede rin pang panglalaki? Hindi. Pag sinabing mong man, humanity, hindi sinabing you, woman, nati. Walang ganon. Humanity, man. O, di ba? Pag sinabing mong man, lahat tao yan. Hindi lang lalaki, tao. No? Pero pag sinabing mong male, lalaki yan. Pag sinabing mong female, babae yan. O, tingin dito. No? So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Ano nilikha ng Diyos? Male? Ano yung male? Sigaw nga ninyo? Lalaki! Babae ba yung male? Lalaki. Yung female? Babae. Ano ang nilikha ng Diyos? Babae at? Lalaki. May nilikha ba siyang tomboy at saka bakla? Wala. Maliwanag yun. Maliwanag yun. No, kaya malayang iyak ng nanay ni Charisse. Sabi ng nanay ni Charisse, si Charisse, ako rin noon ay tomboy. Pero pinayuhan ako ng nanay ko, huwag akong maging tomboy, magpakababae ako, naging babae ako. Nalulungkot siya kasi si Charisse ngayon, babae, lalaki na, tomboy. So, bakit nag-aaroon ng bakla at bakit nag-aaroon ng tomboy kung hindi naman nilikhanan Diyos yun? No? Hindi naman sila nanganganak kasi sila dumadami. Number one, si Satan ang may kagagawan noon. Binubulungan sila ni Satan, tapos sinusunod naman nila si Satan.
kaya nagkakaroon ng bakla at saka tomboy. Pero ang Diyos ay hindi lumikha na bakla at tomboy. Maliwanag ba yun? Kaya pag may tanong ka, are you a homosexual? Yes. Since when? Since birth? No. Sapagat nung nilikha tayo ng Diyos, tayo ay babae o lalaki. Nakikinig pa ba tayo? Kunyari ako, bakla ako. Bakla. Hello, carry mo, paminta. Diba? Ngayon, nung ako ba ay pinanganak eh, diba? Diba pag sinilang ako, diba umiiyak ako? Diba? Ito ba ang sabi ko? Uha! Uha! Diba ang sabi ko? Uha! 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 Kailan ako natutok? Uha! Uha! Nung lumalaki na ako, ginusto ko nang pag uha! Uha! Pero nung sinilang ako, uha! Kaya hindi nila pwedeng sabihin, are you a lesbian? Are you a homosexual? Yes. Since when? Since birth? No. Sapagkat hindi sila bakla, hindi sila tomboy, na inakisiniling, sinakisinilang, at hindi sila nilikha ng Diyos sa bakla at tomboy. No. Kung merong bakla, kung merong tomboy, binubulong ni Satan yun, sige, tomboy ka. No. Sige, bakla ka. No. Ayan. Nasabihin, ngayon, ang pangalan mo, Rostom. Bukas, ano ka na? Ano? BB. Hindi ka na tao, BB ka na. alam mo, aminado si Rastong Padilla na lalaki siya eh. Totoo, inaamin niya talaga. Kahit nagbabakla siya, inaamin niya lalaki siya. Bakit? Hindi niya siya labing gandang reyna. Sabi niya, gandang hari. Hindi ba? Gandang hari. Dapat, gandang reyna, di ba? Or gwapong hari. Tama ba ako? Bakit niya sinasabing gandang hari? Aminado siya eh. Na talagang lalaki siya. Di ba? Ganun yun. Kaya ang Diyos na dinha niya ang tao ayon sa kanyang wangis. Tandaan mo, kamukha tayo ng Diyos. Tingnan mo katabi mo, kamukha ng Diyos siya. Ganyan ang mukha ng Diyos. Ganyan na ganyan. Yes! Kaya huwag na huwag kang manglalait sa kapwa mo. Huwag na walang discrimination. Huwag kang nagagalit sa ilong mo. Huwag kang nagagalit sa kulay mo. Huwag mong sinisisi ang mga magulang mo sa height mo. You were created in the image and likeness of God. May tao pa ba rito? Hindi naman masamang magbabago, pero ako, walang pinababago sa akin. Maliban na sa pumuputi kong buhok, pinukulayan na. Pero simula nung isinilang ako, ganyan pa rin yan. Walang pagbabago. Pati yung height ko, ganyan talaga yan. Mabuti nilang meron sinasabing height doesn't matter. So age doesn't matter, di ba? Mabuti nilang meron sinasabing height doesn't matter. So age doesn't matter, di ba? And, okay mag-aaway, pakinig muna kayo. Okay? So God created man in his own image, and in the image of God, he created him male and female, he created them. Kaya kung binubulungan ka ng Diablo, tomboy ka, tomboy ka, tomboy ka, tomboy ka, sabihin mo, hindi, 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 hindi. Kung sabi, bakla ka, bakla ka, bakla ka, bakla ka, sabihin mo, hindi, 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 hindi. Yan o. Pag lalaki ka, sinabi ng demonyo, commenting ka, commenting ka, commenting ka, hindi, 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 hindi. Pag sinabi, lalaki, babae ka, pag sinabi ng Diablo, magpatato ka, magpatato ka, magpatato ka, kasi lalaki ka, macho ka, sabi mo, hindi, 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 hindi. Nakikinig ba tayo? Alam mo ba na bawal magpatato? Leviticus 19:28, sabi ng Diyos, huwag kayong magpapatato. Bawal ang magpatato. Ako ang Panginoon yung Diyos, Leviticus 19:28, huwag kayong magpatato. No. Kaya ang nagpapatato ay
hindi papasok ng langit. Sapagkat dinudumihan nila ang kanilang physical na katawan. Okay, naunawaan po ba natin, huwag nating dumihan ang ating physical na katawan. Huwag nating drawingan, di ba? Hindi tayo blackboard. No? Tayo ay nilikha ng ating Panginoon. Naunawaan po ba natin? So, basahin natin sa aklat ng Ephesians. No? Chapter 1, verse 4. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. No? Tayo ay hiniran ng Diyos bago pa nilikha ang mundo para maging banal at walang bahid dumi sa Kanyang paningin. Verse 5, in love, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Verse 6, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. Para maunawaan ninyo ako sa maikling pananalita, simple lang, ito po. Ang Diyos sa langit, may mga anghel. Ang mga anghel sa langit, maraming klase yan. May tinatawag na ministering angels, mga walang pakpak yan. Ang mga angel ay walang kasarian. No? Pero kung babasahin mo sa Biblia, ang pangalan ng mga angel, halos mga lalaki. Gabriel, Michael, these are the names of angels. Pero ang angel, walang kasarian. No? Wala siyang kasarian. No, walang, hindi natin masabi kung ano yung kanyang gender. No? Ngayon, ang mga angels po ay may tinatawag na cherubim. Meron din tinatawag na cherubim. No? Yung cherubim, ito yung anim ang kanyang pakpak. No? Yung cherubim, merong anim na pakpak. May angel na may dalawang pakpak. May angel na anim ang pakpak. May pakpak sa paa, may pakpak sa likod, meron din pakpak sa mga mata niya. At yung mga cherubim, ito yung nakatalaga mismo sa tabi ng Lord. Na ang trabaho nila ay holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Yun lang ang trabaho nila, halos. Na inaawitan nila, pinupuri, sinasamba nila ang Diyos. Naunawaan natin, these are the cherubims. Yeah. Ngayon, itong mga angels na ito, the ministering angel, mga angels, na walang pakpak, may mga angel na dalawang pakpak, apat ang pakpak, anim ang pakpak, o ilang pakit kanilang pakpak, no? Itong mga angel na ito ay hindi nakapagbigay ng saya sa Diyos. Ang ginawa ng Diyos, lumikha siya ng makapagbibigay sa kanya ng saya, ng makakapagbigay sa kanya ng saya. Naunawaan natin, para maunawaan ninyo ako, di ba tayo, minsan kahit malalaki na tayo, gusto natin maglaro, tama? Yes. Ako, 50 years old na ako, pero naglalaro pa ako. Totoo. No? Naglalaro. Minsan, yung laruan na ano, fullback, nilalaro kayo. Naglalaro ako. May tao pa ho ba rito? No? Gusto kong maglaro ng mga gano'n. Naglalaro naman talaga ako. Yung iba naman, kahit malalaki na, naglalaro sa cellphone, di ba? Naglalaro sa cellphone nila, kahit malalaki na sila. So, ibig sabihin, bakit mo gustong maglaro o namimili ka ng laro o bumibili ka ng laruan? And for what reason? Kasi gusto mo sumaya, tama? Sumaya. O kaya naman, naghahanap ka ng friends, naghahanap ka ng kalaro kasi alam mong sasaya ka sa kanya, tama? So, nilikha ng Diyos ang tao para bigyan siya ng kasiyahan. Naunawaan ninyo ako? Okay. Bakit nilikha ng Diyos ang tao para bigyan siya ng kasiyahan? Magkaroon ng kalaro ang Diyos ay magkaroon ng kasiyahan. Ano man ang binibili mo, bibili ka ng cellphone kasi kasiyahan mo yung cellphone. Gusto mong magkaroon yan sapagkat kasiyahan mo yan. So, nilikha ng Diyos ang tao para maging kasiyahan niya. Tandaan. So, okay. Bago tayo matapos, malapit na tayong matapos. Sino ang lumikha sa atin? Ang Diyos. Tayo ba ay Trinity?
Opo, spirit, soul, and body. Kung paano Trinity ang Diyos, Father, Son, and the Holy Spirit. Ngayon, no? Tayo ay kawangis nino? Ng Diyos. No? At bakit tayo nilikha ng Diyos? Para maging kasiyahan niya. Yun ang reason kung bakit tayo nilikha ng Diyos. At ang tao, nilagay niya sa Garden of Eden. Isang paraiso, a perfect place, a perfect in beauty. No? Nilikha ng Diyos ang babae at lalaki sa paraiso. At ang sabi niya, no, rule over the beasts of the sea, rule over the birds of the air, rule over all moving creatures. Nakikinig ba tayo? Pamahalaan ninyo ang lahat ng nilikha ko sa mundong ibabaw nito. Alam ba ninyo na ang mga hayop, si Adan ang nagpangalan yan? Si Adan, pinangalanan ni Adan yung mga hayop, at yung mga hayop ay pinamahalaan ni Eva at Adan. At ang sabi ng Lord, kanin ninyo ang lahat yan sa Garden of Eden. Huwag lang ang puno o ang bunga ng punong kahoy na mag-aalam. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Anong ibig sabihin yan? Kayo ay mga inosente, mga walang puwang kayo. Pero sandaling kainin ninyo ang fruit of the tree of the knowledge and evil, mabubuksan ang kaisipan ninyo na ang ibig sabihin, mag-aaroon na kayo ng malisya. Di ba parang yung bata? Di ba yung bata walang malisya? Yes. Ano man ang makita niya, wala siyang malisya. No? Ang bata, naka-bold lang yan, walang malisya. No? Tumatakbo siya sa kalsada, humutubad, walang malisya. Wala siyang malisya. Inosente. Ganun ang bata. Kaya pag ang bata, wala pa sa age of accountability, kapag ang bata ay wala pang muwang, yung wala pang muwang ang bata, inosente pa, pag namatay yan, direkto ng langit. Pero pag ang mga bata at ang mga kabataan may isip na at gumagawa ng kasalanan, pag namatay yan, impyerno punta niyan. Okay, maliwanag ba? Naulit ko, pag ang bata, inosente, walang muwang yung mga ginagawa niya. Kunyari, yung bata, nakarinig ng mura. Nagmura din siya. Pero yung mura yun ay wala naman sa puso niya yun. Pag namatay siya, pasok siya ng langit. Pero yung mga bata, mga kabataan, na alam nila na masama ang mura at patuloy na nagmumura, pupunta ng impyerno. Sapagat alam niya na masama ang mura, panay ang mura. Halimbawa, oh, minura ko kunwari si ano, oh, si Irene, oh, minura ko kunwari si Crean. Oh. Dinamay ko pa 'yung nanay niya, 'di ba? Dinamay ko pa 'yung nanay niya. Wala namang kasalanan 'yung nanay niya. Minsan magagalit tayo sa kanya. Ang lelang mong panot. Alam niyo ba 'yung sabi ng lelang? Lola. Oh. Lelang, ang lelang mong panot. Bakit nadamay pa yung lola at ang sabihin lola panot? Diba? Ay kung buhay pa si lela, buhay pa si lola, biglang lumabas, anong lelang mong panot? Di naman buhok, di naman panot yan. Dinamay mo pa ako. Mabuti na lang, hindi mura yun, pero hindi rin maganda yun, diba? Pag nainis ka, lelang mo panot. Lelang mo panot. Diba? Kasi sa probinsya, yung lelang, lola yun eh. Diba? Diko, Diche, Sangko. Eh, yun yung tawag eh sa mga kuya, sa mga ate. Diba?